Hi guys, welcome back to my channel. Medyo matagal ako hindi nakapag-video kasi I've been very busy for the past days. Hindi na kasi medyo may sakit ako. So busy ako matulog. So I'm here inside my room kasi bawal nga po akong lumabas. So I'm in a stay home notice. So I need to be inside my room na dapat meron kang sariling toilet. And of course, yung pagkain ko, pwede ako order tapos ihahatid lang ni amo dyan sa pinto. Or, ngayon, katulad ngayon, nagluto yung amo ko. Ano ba yan? May na ano pa. And ang niluto niya is yung chicken breast. Ayan, kung nakikita niyo, ayan, chicken breast yan na marinate niya sa peri-peri sauce. Then, roasted, potatoes. I have this roasted cauliflower. I have sweet corn and salad for me. Ayan, so very grabe kas yung amo ko. And I have this ketchup and I have mayonnaise, which is really good. And just to let you know what happened after I came back from Davao. So this video will be like yung kung yung processing. Okay, sorry. Ayusin lang natin habang kumakain ako. So it will not be nice because I will be eating while talking. But I don't have time to later I will iron clothes again kasi syempre mahiya naman tayo Naka-home quarantine ka na nga, hindi ka na makatrabaho doon sa labas. Hindi mo pa mapalansya yung mga damit na nilaban ng amo ko. Sabi ko, dali mo dito yung mga nilaban mo. Ako na magpa-plansya. Ang sarap. Masarap yung ginawa ni amo. Malambot yung palatas. So usually talaga, hindi talaga sila nagra-rice. So ako lang po yung mahilig mag-rice. So kaninang lunchtime, meron ako ng tirang rice. So yun, so galing Davao nahirapan kami kasi parang nagmanual yung Scoot. So Scoot Airlines po yung kinuha ko ni amo. Sila din ang nagbook. Sabi lang kapag fresh no? So sila yung nagbook. Air ticket ko is mura lang. Balikan is 473 Singapore dollar. Excuse me. So before flying here, kailangan mong tapusin muna yung PCR test mo. Ngayon, dapat 42 hours. Nang bago ka lumipad, dati pwede 72. Ngayon, pang 2 days na lang dapat. Pwede. So, kailangan mo may PCR test. Yung safe travels. Yun yung sinabi nga na yung re-entry permit. Ipiprint mo yun. Yun kasi yung hinihingi nila doon. Passport, work permit. Ticket, of course. Tsaka OEC. Yun talaga. Yung ang anim na hinihingi sa airport ng Davao. Kasi doon ang port of departure ko. Then, kailangan mo photocopy yun. Para hindi ka masyadong ma-hold. Tapos para may copy sila. Then after nun, ang ginawa is check lahat yon. Kung wala kang copy, pinipicturan naman nila. Pero pagkatulad nung nangyari sa akin na walang signal yung Scoot. Ang tagal, nabot kami na 3 oras, 3.5 hours sa pila.
ang flight ko dapat is 2:40. 12 o'clock nandun na ako, nakapila na ako. Nabot na ng alas 3:30. Hindi pa rin natapos. As in talaga. So, it's not ano, it's not fun. I don't really like it. But we can't do anything about it. Kasi, yun yung mga bagay na hindi na natin saklaw. So, yun. Delayed yung flight namin. Umalis na kami ng mga 4:30 yata. Yung mga 4:30 na basta mag-aalasin ko yun ng pag-alis namin. And, the flight is smooth naman. Walang problema. Yun na lang, yung sa pag, ano lang, pag sa pagpasok, pag ano lang, pag check-in lang. Doon lang ka problema. Dumating kami sa airport 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, mga mag-aalas 8 na. Sa airport ang mabilis ng Singapore. Kasi basta meron kang work permit, tapos yung work permit, yung re-entry visa mo, or re-entry permit mo, andyan, walang problema. Wala na silang ibang hinihingi. So, sa airport pa lang, sa immigration, yun lang ang hinihingi nila. And, passport, yun lang. Wala man problema. Mabilis nga siya, actually. Napakabilis. At binigyan ka nilang sticker na kulay red. Sorry. To know na, stay at home notice ka. So, kinuha ka lang yung baggage ko. Dire-diretso, matagal ako nakakuha ng Grab. Ang ginawa ni Amo is, nag-drive na lang siya. Actually, yung amo ko, mga amo ko pala, sila, family, dumating sila ng 14 din ng umaga. So, yung flight ko is January 14 to 40 dapat, pero mga mag-aalas 4 na umalis. Dumating sila ng 8 o'clock in the morning. Pero sa BTL flight sila. So, doon na sila nagpa-swab sa, yan, sa airport. So, panghali, nakuha na ng amo kong babae yung result nila. Ng mga bata, yung lalaki lang ang wala. Nung gabi, siyempre, wala akong makuha ng Grab. Kahit na, sabi ni amo, sunduin na lang daw niya ako. Tama din yun na dumating rin yung result niya. So, pwede na siyang lumabas. So, sinundo ako ni among lalaki. Ayun. So, hindi ako pwedeng, magtanggal ng mask. Kasi pagdating dito sa bahay, kailangan dire-diretso ako sa loob ng kwarto ko. So, yun, for my quarantine. So, I've been in quarantine for 4 days now. Ito, palamunin pa rin. Bawal lumabas. So, sila amo. Ang pagdating ko, mga bata, malayo sila. Babay-babay lang. Bawal eh. Nung bunso sana, gustong tumakbo para sa akin. Pero, alam niyo, nakakaintindi siya. Yakap lang siya ng kapatid niya. I want to give you a hug. Pero, sabi niya, ate niya, siya na lang daw magbigay ng hug. Nakaka-proud yung mga alaga ko. Marunong makaintindi ba? Although I miss my family a lot. Sobra. Ayak ko naman ako. Nabitin yung bakasyon eh. So, ito yung reality namin lahat ng mga OFW ngayon. Kaya tayo magawa ng usap yung pagkain ni Amo. Life is life pa rin. Konti, meron lang konti na iwan kanina ng pangalan. Ito naman na uubos. So, ayoko rin masayangin. Ayan. Sarap yung salad ni Amo. Simple lang, ganyan lang siya. Cut vegetables. Paborito ko.
Healthy ba? Healthy pero ang grabe ang mayonnaise at saka yung ketchup oh. Ang kasus na mahilig sa mayo. Ako lang. So yun. So we've been trying not to see each other. Pero kanina umaga pagising nila, nagising ako. Pero babay lang ako dun sa malayo. Babay lang. Kasi bawal talaga. Tapos, naka-close door lang ako. Kaya naman ako sa rin toilet dito. As much as possible, ginagawa ko pa rin yung trabaho ko. Yun lang, hindi siya required na lumabas. So yan, plancha. Ayun lang. Yung labahin ko kanina, si amo na naglaba. Sumuktang ito. Habang nagkukwento sa inyo. So walang ano. Yung tawag yan. Walang hirap pag nandito ka na sa Singapore, nakasakay ka na ng scoot. Ang problema doon sa Pilipinas, ang dami nilang hinihingi. Aside from that, ang talaga, tinikimbang talaga yung dalhin mo. Especially yung hand carry mo. Tinimbang yung sa akin eh. Tapos sinabi ko sa kanya, napo bread yan, kung gusto nyo kunin nyo na lang. Kuna yung babayaran. Yun, pinadala din sa akin, kahit na medyo mabigat. Ano yung Manila, di ba? Puro binangkal. So kung may mga katanungan kayo, kung gusto nyo sagutin ko, mag-PM lang kayo sa akin. Message nyo lang ako. Sabihin ko sa inyo kung ano yung ang ginawa ko nung umuwi ako. Para makauwi din kayo sa family nyo. Mura nga lang yung ticket eh. Ang problema yung nandito. Kasi siyempre, mag-quarantine pa ako. Nakakahiya lang. Pero okay lang naman. They're very supportive naman employers. I'm very thankful for them, for everything. Sobra, hindi yun mapapantayan ng pera. Iyak ako. Hindi mabayaran yung pera yung ginagawa nila sa akin. Wala akong maiwigay sa kanila kundi yung good service ko. May best service lang siguro na maibigay ko sa kanila. Ito, paglabas ko dito. Grabe, aalagaan ko nung mayos sa mga anak nila kasi syempre. Wala man akong maibigay na yaman sa kanila. Sila man nagbibigay sa akin. Yun lang. Best service na makaya kong ibigay sa kanila. Itrato nung maayos yung mga anak nila. Siguro yun lang talaga yung kaya kong mabigay sa ngayon. Tapos kausap ng amo ko. Yan. Parang best friend ko na yan kasi sila dito eh. So, ayan. Siguro emotional lang ako kasi syempre nandito ako sa loob. Kahit naman sino, di ba? Ano ko sila makakausap ng maayos, hindi ako nakakalabas. Tapos kawawa yung amo ko, siya tigugas ng plato. Hatira niya pa akong pagkain dito. Parang iba. Pero, life must go on. Bawi na lang ako pagkatapos ko ma-quarantine dito. So I hope you did learn something in this vlog. I hope to see you on my next vlog na hindi na ako emotional masyado. I love you all. See you again next time. Bye.